isda. Ito po yung ating pong lauyang karning baka. Yan po yung mga gulay natin pong ilalagay, asparagus, kasi nga mura po siya. Meron po tayong patatas na iligay. Sandamakmak po, sandamukal na, sibuyas na, americano, puti po yung ating lagay. Ilalagay po natin ang patola at ilalagay po natin yung upo. Lauya po ito, lauya lamang. Hindi po siya, wala ho akong, hindi ako nakabili ng, hindi po tayo nakabili ng tanlad. Kaya ang ating pong ilalagay ay laurel na lamang. Si Doy Laurel po ang ating ilalagay sa ating lauya. Yes po. Yan po yung ating pong ilalagay. Naalalahanin po ninyo, nakababad na po ito kanina pa. Tinan po ninyo, marami pong dugo sa ilalim. Kaya po kayo, lauya po ito. Hindi po ito sinigang, hindi po ito nilaga or ano pa man. Lauyang karning baka. Yan po yung tinatawag natin na spare ribs, malalaki para po yung buto. Mapakinabangan po ng ating mga aso. Pasensya na po. Okay, bubuhos po natin para po natin iluluto naman po natin siya sa ating pong mega skillet. Bakit po hindi sa tinampunin niyo yung dito? O dito ba? Ayan po. Lalagyan po na naman natin siya ng malamig na tubig para luminaw. Hindi po na po siya pinakukuluan. Di ba sa ating po regular, pakukuluan po natin sa itatapon. Eh ano pa ang naging sustansya nun? Di wala na rin. So ang kaya ang ginagawa ko po ay babad na lamang po para mawala po yung pag malinaw na po yung tubig, ay pwede na po siya. O, nakadalawang oras na po itong binabad. Kaya naman po saglit lamang ay hindi po siya frozen. Kabibili lamang po sa Marquesi. So, sa Arabic pa, kabibili lang sa Marquesi. Ngayon, kabibili lang po sa market. So, ayan po yung ating kong ginagawa. Tama. Kailangan natin, makikita po ninyo, lumilinaw yung tubig. Pag luminaw na po yung tubig, ay pwede, hindi na po natin siya hinati kasi gusto po natin pakinabangan po ng ating mga kanggal ang mga butong yan. Ngayon ko ako naman pa kumakain ng buto, aba hindi ko na po kinakain yung laman. Yan po, ika nga iniiwan na po para sa mga kanggal. O di po ba? So ilang banlaw na po siya hanggang sa luminaw. Ito po ay lauya. Hindi po siya sinigang, hindi po siya basta lauya po. Ngayon wala po tayong tanlad. Ang ilalagay ko po ay 7 dahon ng laurel. Hanggang sa luminaw po yung tubig. Malabo pa po siya. Ay opo, ganun talaga kami tikuloso. Ay maarte talaga si Masterchef Carmen pagdating po sa karne. Nakita po naman ninyo ang kaibahan. Kapag siya ika nga ay naibabad na po natin. Umiiba po yung kulay ng laman. Yan po. Ibang-iba po. Ay mas lalo na pagka nilaga na po natin. Hindi na po tayo maghahakot ng santambak na bula na brown. Ayan po, diba? Kailangan po natin talagang palitan ang tubig na ubod ng linis. Ayan po. Nakita naman ninyo kung ano yung kaibahan. Kaya huwag kayong manginayang natanggalin yung dugo. Kasi hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin, yung bonan maro ng karne para makapagbibigay ng ating pong kalakasan. O, ayan po. Ayan. Medyo malinaw na ba? Hindi pa. Nakikita mo naman. O, ayan po. Para naman din klaro. Di ba gat may dugo pa? Abay, pag hindi mo nakita ang kulay ng dugo niyan, eh siguradong magpatingin ka sa dentista. Ay, hindi. Sa optometrist ka magpatingin dahil hindi yung ngipin mo ang may problema kundi ang iyong mga mata. So, ayan po. Dito, baga kaganda-ganda kaya pagka natanggalan po. Ang ganda po ng laman. Nawawala po yung kulay itim. Kaya nangingitim dahil po yan sa dugo na naka-stop dyan. Which is hindi natin yung kailangan. Bakit natin kailangan pakuluan bago itapon? Di nawala yung sustansya. Ay, di mas maigi na lang natanggalin mo yung dugo na hindi mo kailangan. Kaya, mas maigi na makain mo ang sustansya. Narinig po natin na nag-click-click po. Ayan po. Ayan po, tingnan po ninyo. Di ba at kaganda-ganda ng inyong karne? Pati yung buto na wala po yung itim. Lalagay na po natin yan ngayon. Wala pa po tayong nilagay na tubig. So, ilalagay po natin ng isa-isa. Yes po. Hindi katulad pag nagsigang tayo, may tubig po. Yun po ba itim? Ah, hindi po. Yan po ay butas. So, ayan po yung ating pong lauyang karning baka. Ang ilalagay po natin yung pinakuluko na po na tubig. Ari na po yung ating pong inilagay.
Yan po. Yan, makikita po ninyo mamaya kung ano ang magiging itsura niyan. Kung aakin po ba ika nga ay parang karagdagan lang na kaartihan. Aba, hindi po. Titingnan po natin kung ano ang nasa paligid. Kasi gusto po natin yung tinatawag natin na maganda at sustansyang totoo. Hindi ho natin yan ipakukulo para itapon. Kasi doon ho sa friend ko, sabi niya, ako, ang daming beses naman na huhugasan. Mas maganda na lang yan maraming beses na huhugasan kaysa naman pakuluan mo at itapon mo. Di nandudun na yung sustansya ng bunan maro ng karne. Nawala na po yung sustansya ng buto. And that's the reason why learning in a simple way is a greatness to the family. Okay po. See you in a bit. Babalik po tayo. Hello! Balik bayan po tayo sa ating pagluluto dito po sa ating pong kusina ni Masterchef Carmen. Ito po yung ating pong sibuyas americano. Puting sibuyas po, hindi po bumbay. At marami po tayong ilalagay ng laurel sapagkat ang laurel po ay kagandahan po niyan para po yan sa ating pong tinatawag na emotions. Makakatulong din po yan sa ating pong bituka. Nakakatanggal din po yan ng kabag. Maganda rin po yan sa kutis kung inyo pong titingnan. At mas maigi po rin yan na ang aroma ng inyong niluto kung wala po tayong tanlad or ano na yung tanglad sa English? Naku po, ano ba yung tanglad? Naloko na, sa susunod na lang. Ayan po yung ating pong patatas, ang ating pong patola. At nandito yung ating pong upo. At asparagus. Mura po yan. O, bakit din natin damihan ang inilagay natin instead na sitaw? Yan po ang ating nilagay sapagkat hindi ka nga ay paganda ka lamang po. Hindi naman po ika nga para sa atin yung bagay na yan. So, ayan po yung ating pong mga gulay na ilalagay. Okay po. Alright. Be back soon. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Remember, yung sinasabi ko sa inyo na bulan na hindi natin kailangan. Hindi natin siya itatapon kasi yung originated na yung pinakadugo niyan ay naitapon na po natin. Kaya yan lang po ang ating po ikalang tatanggalin. Yan po yung ating scrapin. Hindi po natin siya huhugasan at itatapon natin ulit. Kasi gusto rin natin na masimbi yung tiyatawag natin na sustansya ng ating pungunan maro. Ayan po. Alalahanin po ninyo, marami na po tayo ikangang na-discarded. Naitanggal na po. So yan ngayon ang ating pong tatanggalin. Hindi na po natin siya kailangan pong itapon pa uli. Tatanggalin na lamang po natin kasi hindi na po siya maitim eh. Kung yan po eh, hindi natin nahugasan at hindi natin natanggal kaagad-agad, abay mas maitim pa po dyan dahil pure na dugo yung nandiyan. Yan ika ngayon natitira na lamang doon sa buto. Ngayon kung atin naman po siya itatapon at pakukuluan uli, ay wala na po tayong makukuhang sustansya para sa bunan maro na rin ng ating pong sarili pong higo. So yan po yung ating pong tinatanggal. So yan yun yung ating pong iniiwasan. Yan ho yung ating dinidiscarded doon sa una nating pagbababad. Naibabad na po natin yan, kaya kukunti na po yan. Dahil kung yan ika nga ay hindi pa naibabad, ay yan po, yan po yung gagawin po ninyo, itatapon po ninyo, so wala na po yung kaya ho tayo bumibili ng buto-buto dahil po yung sinatawag natin na para sa bunan maro rin natin, iron ikanga, ay pagkayan ikanga ay atin na pong hinugasan at tinapon, wala na po talaga tayong kakainin dyan, kundi yun na lamang ikangang higop na tubig na wala na po yung sustansya ng bunan maro ng karne. Kaya, yan po yung pinakamaygi. Ngayon, kanino ko po ay natutunan ang akin pong late husband ay si Engineer Joseph Skulj po. Siya po nagsasabi kung ano yung mga reaction kung sakasakali man na atin ikangayan ay naiko-consume. So, para maiwasan, ito yung dapat natin gawin. Kailangan natin ibabad siya ng 2-3 hours or 4 hours. Or otherwise, kung hindi ka nagmamadali, overnight. Next week po, gagawa po tayo ng kari-kari. Pero lalagyan po natin, magluluto po tayo ng adobong atay. So, sa atay po, ipakita rin natin ano ang dapat. Kahit ano pong atay, kailangan ibabad po sa gatas. Bababad po natin sa gatas yan. O, ayan po, nakita naman po ninyo yung bubbles. O, konti na lamang po. Hindi na po siya punong-puno. Kung hindi po natin yan ibinabad, ibubuhos mo yung sigurado. Ayan po, gugustuhin mo bang makain ito? O, hindi po natin gustong makain yan. Hindi po natin gustong makonsumo natin yan. Ngayon, kung atin namang ibubuhos, ay wala na po yung tinatawag natin na makukuhang taba doon o makukuhang calcium doon sa buto ng ating pong nilalaga kasi ibubuhos natin at atin na pong
papalitan ng tubig, hindi nawala na po yung pinaka main factor ng sustansya ng inyo pong nilaga. Kakayurin po natin yan ng paper towel para makita ko yun. Ayan po. So, ayan po. So, all you have to do is to remove it. Ganyan ang inyong gawin. Pababayaan na naman po natin pakulino po kasi may second, may pangalawa pong grupo natin pong makukuha. Yan, ika nga ay hindi na kasing itim ng ating pong nakuha ngayon. Mas maitim po yan kung hindi po natin siya ibinabad. Mas lalong dark color po yung lalabas dyan. Ayun pong pinakamay na dugo natin pong dapat tinanggal, ika nga, doon sa pagbababad ay lumabas na po. Dahil sa tubig, ika nga, napunta na doon yung kulay pula. So, ang ibig sabihin, blood that already intact in there are already discarded. Half, almost half of it. So, ito na lamang po yung natitira doon mismo sa kailaliman po ng buto. So, ayan po mga kabarangay. Tatakpan po natin uli, then we'll show you after a while. Babalik tayo. Ayan ang inyo pong dapat na iwasan. Yan po ang dapat nating iwasan. Thank you! Tingnan na po natin. No? Ayan na po yung ating pong pinakuluan. Papakuluan mo natin yan ng almost 1 hour para naman ika nga yung buto ay maging kaigay-gaya para sa mga aso. Inuna ho natin yung aso. Kasi yung sa tao, yung sabaw lang. Hello? Unahin ko natin yung aso dahil mahal po yung aso. Kanggal po yan. Napatali mo isa. Kaya ako kailangan nating alagaan. So, ayan ho yung ating pong pinakuluan. At nakita naman po niyo yung sabaw niya. Talaga pong beef. Beef, 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 beef. O siya, sige po. Hindi ko pa po ilalagay yung aking pong mga sangkap. Yung ating pong ito po, hindi ko pa po siya ilalagay. Yung ating laurel, yung palang, ano na nga yung tanlag sa English? Yung patola natin, yung ating pong patatas. Ito po, meron po tayo kompleto sa Ricardo si Mama Lola. Para po sa ite, sabi niyang, lauyang baka. Hindi po siya malaki, mga buto-buto na lang. Hello mga brothers and sisters. Okay po, I see you in a bit. Babalik po ako. Sige po. Hello, hello, hello. Hello, hello. Nakita po ninyo, binabal po natin ang potato. Sweet potato, tsaka yung regular potato. Eh, tatanggalin po natin. Binabal po natin because ayaw po natin na magkaroon ng counting cornstarch raw sa ating pong lauyang baka. Yes po. Ayan po. Buhos uli. Yes po. Sa kabila. Buhos uli. Yes po. Talaga pong ganun. Ngayon, buhos uli dyan. Ito yung last in. Ayan. Lalagay na po natin doon sa ating pong nilaga. Ayan po. Lauyang baka. Yes. Yes po. At ating po siyang tatakpan. Ilalagay na natin ngayon ang ating pong laurel. Yung laurel saka po natin sa ilalagay at ang ating pong sibuyas na Amerikano. Ayan. Ilalagay po ninyo magkakasya kaya? Yan ang tanong. Hindi kaya magkasya? Haha, mukhang hindi magkakasya. Saka natin siya ilalagay. Ilagay na natin po ito. That's okay. Make another one. Talagay po natin yung ating pong. Yes, kasi gusto natin ng sabaw. Ayan. Ano kaya yung ating pong mga ofu? Ofu at saka sa sabi niya nga, atin po silang pagkasyahin. Lagay po natin yung ating pong ofu. Yes. Ayan po. Pero hindi po tayo nilagay na celery. Para karagdagan ng aroma ng iyong lauyang baka. Yes. Ayan po. Magkakasya yan kasi lilit yung gulay.
Wow, di po ba? Huwag po kayo magtaka kasi po talagang ganyan. Masusipag ng luto po ikaw ha. Kasiya-siya ang ating pong gulay. Ayan, takpan po natin. At ating pong makita kung iyan ikaw nga ay magkakasya. Ayan na po yung ating pong mga gulay. Nilagay na po natin ang katola. Ilalagay na po natin yung ating pong asparagus para naman din makalipas ng 7 minuto. Pwede na tayong humigot at kumain ng ating pananghalian. Lalagay po natin ang ating pong sili. Ha? Yes po. At lalagay po natin ang ating pong bok choy. Okay. Ayan po. Ayan. Alright. Yan na po yung ating lauyang baka. Hindi lamang po lauyang karne baka. Hindi lamang po karne. Ulay pa po. So, ating po siyang isisealed with a kiss. Pasok po yan doon. In 7 minutes, wala. Pakita po namin sa inyo at tayo hihigop na kakain po tayo. Ola, ola. Okay. Hello. Ayan na po yung ating pong lauya na marami pong gulay. Tayo ka ngayon magsasandok at ating po nilalagay sa lamesa para naman din ikaw nga. Makita po ninyo ang pinaka-ready. Ayan po. O di po ba? Ayan yung ating lauya. Ayan po mga kapatid, kaparanggay, kapamilya, kakosa, mga kahit saan pa man kayong panig ng mundo. Luto na po yung ating pong lauyang baka. Lalagay po natin yan ika nga sa ating pong sandok palayok and retong manok. Mga joking lead. Lalagay po tayo dito ng gulay. Yes, indeed. Ayan po yung ating pong Oh, baka gusto ni kuya. Isa pang buto pa. Para pantay. Para sa aso. Ayan po yung ating pong gulay. Ang ating pong lauya. Yes. Lagyan po natin ng kamote. Meron po tayong nilagay na potato. Meron din tayong nilagay na sweet potato. Ating pong hawiin. Hindi hiwain, hawiin natin kung ang katola. Ayan po yung ating pong sarap po ng kamote. Lagyan pa natin na isang buto. O diba? Lagay din natin yan for decorating. Lagyan po natin ng sabaw. Sino ang gustong humigop ng sabaw? Halina-halina. Mga kabarangay. Yes. Nilagayan po natin siya ng mushroom. Yes po. Ang lauya po natin ay nilagyan po natin ng mushroom. Kung sino po yung gustong kumain, maghalabira na po. Ayan na po. Okay. Talimlan.